Ito pong mga, kuminsan po itong mga pagdalisay na ito, ano po, diyan po ako sinusubukan pag po nagkakatina yung ulo. Kasama po yan. Pero diyan po tayo titingnan ng Diyos. Ano po? When you walk, ano po? Okay po ba? Siguro po naman ay sa kalooban ng kami, mag-aabot po tayo. When I am down. Yung po mga ganong key. Ano po? Kasi po hindi po natin, diyan po pinatutunayan bilang tao, ano po, sa dami po ng tinutugtog ng ating kapatid na pianista, siyempre po hindi niya na po ma-recall yung dami ko, anong key ba yun, ano po bang ano yun, ano po. Maliban sa pag-awit ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, go lang ng go. Alapong problema, ano, pero pag po tao, ano po. Subalit ako'y naniniwala sa gabay at patnubay ng Panginoon ay ipagkakaloob po niya. Thank you, Lord. Salamat po. Ito po ang gusto ng Ama, kaya hindi ko po ipipilitan sa akin, di po ba? Ganyan po kabuti ang Diyos. Itaas po ninyong inyong mga palad at aabutin po niya. Ano po? Ayan, very good kapatid. Tingnan niyo po, may isa na pong nakadama. Palakbakan po natin ang ating kapahabang umaawit po ako. Taas po ninyong kamay niyo. Ano po? When I am down and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and with him in a silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Itataas ka ng Panginoon. Itataas niya ang pangalan mo, may sigla gala sa kanyang puso. Iaangat kanyang mga anak. Itataas kanya sa kalwalhat. Iangat niya ang iyong kamay. May sigla tuwa sa kanyang puso. Itataas iyong mga kamay. Iaangat kana Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Thank you, Lord.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi nga po ng Panginoon, may nawawala ka ba? Tumalima ka sa akin, ako ang magpapakita ng iyong nawawala. Amen po ba? Kaya purihin at dakilain po ang ating Ama na siya po talaga yung lumikha sa ating lahat. Batid niya ang lahat ng pangangailangan. At sabi nga po, kapag tinalimaan mo ang tao, maghihintay ka lang. Wala ka makakamtan kundi lumbay, lungkot. Di po ba? Subalit kapag sa akin ka tumalima, ang sabi ng Panginoon, wala ka mararamdaman kundi kagalakan mula sa akin na mararamdaman mo ito sa iyong puso't kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tatawag naman po tayo sa mga tagasunod. Panawagan din po sa inyo yon na paano po kayo tumalima bilang tagasunod. Unahin nyo po ba yung kalooban nyo? Hindi ang kalooban niya. Kaya sabi nga po, pagtalima, ano na nga po ba ang naging bunga ng pagtalima mo sa panawagan ng Ama? At tinatawagan ko po si kapatid na Lucy. Palakpakan po natin ang... Magandang umaga po sa tanghaling ito, pagtalima. Ang pagtalima po ay isang kumbaga sa guro, kapag ikaw ay pumapasok sa eskwela, kailangan tatalima ka sa iyong guro upang makasunod ka sa kanyang mga inyaaral sa iyo. Ganon din po sa dakong ito. Noon pong ako ay sa dating buhay ko po, hindi ko po alam ang pagtalima sapagkat ang sinusunod ko po ay ang sarili kong kagustuhan, ang sarili kong, kumbaga yung batas ko. Ako po ang kailangang nasusunod, ako po ang kailangang susundin ng mga nakapaligid sa akin. Ganyan po ako noon sa dating buhay ko. Sa marami pong hindi nakakaalam, ako po ay isang tao na walang pakialam kung ano ang buhay mo sapagkat ako nga po ay ang sarili ko lamang ang iniintindi ko. Subalit, nang madako po ako dito sa banal na dambanang ito, marami po akong nabago sa buhay ko. Sa bawat po minsahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, lahat po na yun ay nagiging bukas sa puso ko sapagkat lahat po ng tinuturan niya na hindi kalugod-lugod sa Ama ay ginagawa ko po noon. Lahat po ng bisyo na sa akin, ninigarilyo po ako. Wala po akong pakialam kung ako'y umagahin. Basta ang katwiran ko, maligaya ako sapagkat ganun niya po yung nasa mundo. Subalit, ang bawat mensahe po ng banal na espiritu ay tumimo sa puso ko sapagkat lahat po pala ng mga hindi kalugod-lugod ay ginagawa ko.
Mabuti nga po, hindi pa huli ang lahat, kahit na ika nga eh, dadalawang taon pa lang akong mahigit dito. Subalit, ang pagmamahal po ng ating ama ay nakasubaybay pa rin sa akin sapagkat hindi niya po ako hinayaan na habang buhay na sumunod sa, sabihin na po nating tumalima sa mundo. Sapagkat ang banal na espiritu po ay nakasubaybay sa atin. Sa araw-araw po na pagtungo ko dito, ay nabuksan po ang aking damdamin at puso na sa bawat mensahe niya ay tumalima ako na lahat po ng mga ginagawa kong hindi kalugod-lugod ay unti-unti ko na pong tinalikuran. Bagaman po at hindi pa lubos, subalit nagsusumakit at nagsusumika po ako na tumalima at sumunod sa kanyang mga salita. Ang kailangan lang po pala ay mataimtim kang manalangin at manampalataya ng buong katotohanan upang sa pagtalima mo ay hindi ka na mawalay pa sa Kanya. Huwag po tayong hihiwalay sa Panginoon sapagkat anuman pong oras, anuman pong araw na tayo'y madapa, nandiyan po siya, nakaagapay sa atin at siyang nagbabangon upang tayo ay makatalima ng lubusan sa kanyang mga ipinag-aaral. Yan lamang po at magandang umagang muli. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sabi nga po ng Ama, tumalima ka lang sa akin, ako ang magbibigay lahat ng pangangailangan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, bukal po sa aking puso na tawagin siya para po mapalawig po ang ating tema. Tinatawagan ko po si kapatid na Mami Beth Chico. Purihin ka aming dakilang Ama. Sa araw na ito, nagpupuri ka at nagpapasalamat sa mga anak na inakay mo na makatungo sa lugar na ito. Batid niyo, Ama, ang kanilang mga kadahilanan kung bakit sila'y naririto upang humingi ng awa at abag, upang maramdaman nila na ikaw ay Diyos na buhay, nakikilos sa aming buhay. Batid niyo po, Ama, ang mga problema, mga pagdalisay na pinagdaraanan ng bawat isa. Mga karamdaman ng kanilang katawan lupa na sa aming paniniwala ay ikaw lamang ang magbibigay ng kagalingan bilang Diyos na buhay na aming kinilala sa aming buhay. Nawa po, Ama, samot dalangin ng bawat isa sa amin. Umuwi sila na puspos ng kagalakan ng kanilang puso't kaisipan at ang pagtugon mo sa kanilang mga kahilingan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, si kapatid na kadama na kaagad ng pagpapala ng ating Panginoon sa kanyang pagpunta dito sa banal na lugar na ito. Ang tema po ng ating kapatid ay pagtalima. Sa pangkaraniwang lengguahe, ang ibig sabihin po nito ay pagsunod. Sa lengguahe ng Espiritu Santo, ang salitang ginagamit ay pagtalima. Sa makatuwid, kung ikaw ay sumusunod, ikaw ay tumatalima. Ang batang masunurin sa kanilang mga magulang ay kinagigiliwan. Amen. Mayroon pong mga magulang na nagkakaroon ng paboritismo sa kanyang mga anak sapagkat mas nagiging paborito yung mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang. Sa makatuwid pala, mga kapatid, ang pagtalima pala ay naguugat
simula pa lamang sa pagkabata. Pag sa pagkabata pa lamang, ay natuturuan na natin ang ating mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang. Ang batang ito ay lalaking isang masunuring bata at kung siya ay mapadako sa isang gawaing pangkabanalan at tuwirang nakakarinig ng mga mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ginagamit, hindi na magiging mahirap ang pagsasabuhay sapagkat siya ay marunong tumalima. Maraming mga magulang ang nandirito. Ano po ang nangyayari sa mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang? May nangyayari po ba? Ano po ang nangyayari sa inyo pong obserbasyon? Napapagalitan po. Minsan napapalo. Okay. Pag po mga bata pa sila, kapag ka hindi sumusunod, napapalo. At pag hindi sumusunod, mas malamang na nagkakaroon ng disgrasya. Sinabi na na huwag kang umakyat dyan, subalit nagpumilit pa rin na umakyat, lalo't ko ang nasa isip ng ina eh, huwag kang umakyat dyan, mahuhulog ka, mahuhulog. Mahuhulog nga yung bata. Huwag kang tumakbo, madadapa nga. Madadapa ka, madadapa nga. Kaya po mga kapatid, meron din po tayong partisipasyon. Sa kabila ng hindi pagsunod ng ating mga anak sa mga pinag-uutos ng magulang, kailangan po mag-isip din tayo ng positibo. Huwag nating isipin ng negatibo. Huwag kang pupunta sa lugar na yon, baka ikaw ay ganitong mangyari sa iyo. Dapat po huwag po tayo nag-iisip ng negatibo sa anumang pong ginagawa ng ating mga anak kaya ito ay pagsuway o hindi sa kanyang magulang. Lalo tigit pag sumusuway, huwag po tayong mag-isip ng negative para po hindi mangyari yung iniisip nating magaganap sa kanila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lalo tigit, kung minimithi ng isang anak na makasunod sa kanyang magulang, lalo tigit na mithiin natin na tayo ay makatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Paano po tayo makakatalima? Makakatalima tayo sa kalooban ng ating Panginoon kung ating isasabuhay ang kanyang mga aral. Lalo tigit sa banal na lugar na ito, napakarami nating magagandang aral na napakinggan sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa bawat araw na kayo nandirito, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima. Napakaraming magagandang aral na ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Subalit, ang kulang sa tao ay ang pagtalima sa aral na ibinibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, pag po tayo eh nagsumakit, nagsumikap na makasunod, pagtalima sa ating Panginoon, sino po ang unang malulugod? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kapag nalugod ang ating Panginoon sa pagtalima natin sa kanyang mga utos, meron bang mangyayari sa bawat anak niya na makakasama sa kanya? Wala po. Bakit? Sapagkat ang gabay at patnubay ng ating Panginoon ay nakafocus, nakasentro sa mga anak na tumatalima sa kanyang mga utos. Alangan naman na sumuway ka, maaksidente ka pa. Sumuway ka, merong masamang mangyayari sa'yo. Pag tayo'y tumalima sa kalooban ng Ama, 100% tayo ay nasa mabuting kamay, pagkalinga at pag-aalaga ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay nagmithi na tumalima sa ating Panginoon. Amen po ba? Lalo na po yung mga tagasunod na naakay na sa banal na lugar na ito. Yan po ay isang pamamaraan ng pagtalima. Bakit po tayo tumatalima sa Panginoon? Dahil ba meron tayong biyayang hinihingi? Dahil meron ba tayong mga material na bagay na hinihingi sa Panginoon? Hindi po. Tayo po ay tumatalima sa ating Panginoon sapagkat ang nais natin ay maging close tayo sa ating Panginoon. The more natatalima ka sa kalooban ng Ama,
the more na magiging close kayo. At paging naging close na kayo ng Panginoon, ano nga bang pagdulog mo ang hindi niya pakikinggan? Sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung yung panalangin ng masasama ay pinapakinggan, lalo't higit ang panalangin ng mga taong tumatalima sa Kanya. Nandito po kaming mga alagad, nagsusumika po kaming makatalima sa kalooban ng Panginoon. Kaya po kami sa bawat araw ay nagmimithi na makarating dito sapagkat sa ganitong kaparaanan, nais naming ipakita sa Panginoon ang aming pagtalima sa Kanya. Lahat po kami may mga gampanin din sa bahay. Katulad din po ninyo, may mga gampanin din po kami. May mga anak kaming inaasikaso, anak at apo na inaasikaso, may pamamahay na inaasikaso, may mga hanap buhay na isinuko para lamang makatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag po ganyan ang iginanti natin sa Panginoon, mag-expect po tayo na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po, sa personal ko pong buhay, nahihiya po kasi ako sa Panginoon na hindi makatalima sa Kanya. Bakit po ako nahihiya? Sapagkat bawat araw, nararamdaman ko po kung paano niya ako pinapangalagaan. Nararamdaman ko po kung paano ang kabigatan ng mga problema, pagdalisay sa buhay, ay patuloy niya akong inaangat at tinutulungan. Paano po akong hindi tatalima sa Kanya? Huwag na po nating isipin yung mga material na blessings na natatanggap natin sa Kanya. Para po sa akin, sapat na po yung maging payapa ang kaisipan ko na hindi ako madaling nalulugmok sa mga problema. Sapat na po sa akin na may galak ang puso ko na hindi kayang palitan ng anumang material na bagay. Dati po wala ako nito. Wala po ako ng dalawang bagay na yon before. Wala po akong kagalakan, wala akong kapayapaan. May galak, may ano ginamit na word kanina, hindi kagalakan, kaligayahan. May kaligayahan, may kasayahan. Subalit yung kagalakan ay wala sa aking puso't kaisipan. Muli po ipaliliwanag ko sa inyo na magkaiba ang galak sa saya. Ang galak, kasama mo ang Panginoon sa kagalakan mo. At ito ay hindi karakarakang napapawi sa puso mo. Ang saya, kakaiba, sapagkat masaya ka ngayon dahil kasama mo yung mga kaibigan mo, masaya ka ngayon dahil namamasyal ka sa mall, masaya ka ngayon dahil nagsya-shopping ka, pero pagdating mo sa bahay, kung ano yung problema mo, muling umuukil-kil sa kaisipan mo. Yun po yung pagkakaiba. Samantalang yung galak, kahit may problema ka, kung nadadama mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka na nalulumbay. Sapagkat ang galak ay nagahari sa iyong puso at kaisipan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ang galak, hindi maaaring bayaran, hindi maaaring tumbasan ng anumang halaga ng salapi. Ang saya, natutumbasan. Gusto mong maging masaya? Manood ka ng sine. Gusto mong maging masaya? Pumunta ka sa isang comedy bar. Pero paglabas mo doon, yung problema mo nasa isip pa rin. Gusto mong magalak? Punta ka dito sa dambana ng Divine Mercy. Makakarinig ka ng aral ng Panginoon. Ang puso't kaisipan mo mapupuspos ng kagalakan. Amen. So yun po yung dalawang pagkakaiba. Huwag po ninyong ipagkakamali ang kahulugan ng bawat salita sapagkat hindi lahat ng nasasayahan ay nagagalak. Amen? Pangalawa, na hindi kayang palitan ng salapi, kaya ako ay talaga po namang nagsumikap na talagang sa bawat araw ay makatalima sa Panginoon yung kapayapaan ng kaisipan. Sa dating buhay, pag may problema, di makakain, di makatulog, nagmumukmok, iniisip yung problema, kaya nagkasakit ako ng migraine, nagkasakit ako ng vertigo sa sobrang pag-iisip ko sa mga problema. At muli kong uulitin sa inyo, ang pinagmumula ng karamdaman ng tao ay ang malabis na pag-iisip. Pag malabis kang nag-iisip,
tumataas yung mga hindi dapat tumaas. Tumataas ang blood pressure, tumataas ang cholesterol, tumataas ang sugar, lahat ng hindi dapat tumaas ay tumataas. Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Ito po ay bunga ng walang kapayapaan ang inyong kaisipan. At ang kapayapaan ay hindi maaaring tumbasan ng salapi. Amen. Sapagkat nabanggit ko na nga rin po sa inyo na noon, para maging payapa yung kaisipan ko, iinom ako ng sleeping pills. Hahanap ako ng doktor para resetahan ako at makabili ako ng sleeping pills. Subalit na makarating ako dito, hindi pala kailangan yan. Makinig ka lang ng aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, Kunching. Papasukin mo sa dalawang tenga mo, wag sa isa lang ha, sa dalawang tenga. Kasi hindi mabuti yung papasok mo sa kanan, lalabas mo sa kaliwa. Hindi po. Ang aral na ating napapakinggan, dalawang tainga sa huri natin. Ipasok sa kaisipan, itago sa iyong puso, 100%. Magkakaroon tayo ng kagalakan. Amen po ba? Kaya po yung dalawang main reasons kung bakit nagsusumikap akong makatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Ano-ano po iyon? Yung kagalakan at kapayapaan na ibinahagi at iniregalo niya sa akin. Magandang umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po. Maganda po ng binahagi niyo po. Ano po yung nakuha natin? Kagalakan at kapayapaan. Pag yan po ay nasa buhay na po natin, tiyak po na nakasunod na po tayo sa kalooban at nakatalima na po tayo sa kalooban ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, bibigyan daw po tayo ng kanta ng ating kapatid na si Jessica. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Jessica. Mamaya na lang daw po, kakabisaduhin daw po muna ni Jessica. Ngayon naman po, susunod ko pong tatawagin upang maghandog din po ng awitin si kapatid na Janine, taga-Baliwag. Palakpakan po natin siya. Hello po. Ganda umaga po sa lahat. Yung kanta po na to para po sa lahat ng tagasunod, lahat po ng magagandang alagad. Saka po yung nagagwapuhang mga cops po. Sa magulang ko po, sa mahal na Apo at saka po sa mahal na ating Panginoon. Okay na po. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kahirap, kaibigat ng nararamdaman. Paano kaya
bukas pa kaya naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinahahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kayakap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang sulirani malalagpasan, dalangin naway kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan, babawi na lang po ako next time. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ako ninamnam po natin ang kanyang awitin. Sabi daw po doon, may awa ang Diyos. Kaya tumalimang totoo, may awa ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isusunod ko pong tatawagin isang kapatid pong alagad na si kapatid na Marie. Palakpakan po natin siya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos sa dakong ito. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin, pagtalima. Subalit, dalawang klase po ang pagtalima. Amen po ba? Amen po. Sa dating buhay po, sa akin, ang pagtalima ay walang kagalakan. Kaligayahan lang po. Sapagkat minsan tumatalima po tayo dahil nahihiya tayo sa isang tao na yon. O kaya tumatalima tayo dahil may bayad yon na ginagawa natin. Amen po ba? Tumatalima tayo sapagkat may hinihintay tayong kapalit. Amen po? Masaya tayo pagka tumalima tayo na nabigyan ng kapalit ang ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Subalit,
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon nang nadako tayo sa lugar na ito, ang pagtalima natin, may kagalakan na po. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Mga kapatid, papurit pa sa salamat sa ating Panginoon at higit sa lahat, walang hanggang papurit pa sa salamat sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat sa dakong ito, dito ko naramdaman ang tunay na pagtalima na may kagalakan na walang kapantay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa dakong ito, sa araw-araw na pagmiminsahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tumutubo po ang pag-ibig na may pagtalima sa puso ng bawat isa sa atin. Amen po? Sapagkat yung mga dati nating hindi ginagawa na pagtalima na may pagpapaimbabaw, nagagawa na po natin dito na pag-ibig ang pagtalima na ating tinatalima sa kapwa natin. Amen po? Sapagkat ito po ay kusang numunukal sa ating puso na walang nag-uudyok na gawin mo yan, kundi ito ay panawagan ng ating puso at ng ating espiritu na tumalima tayo sapagkat nagagalak tayo. Amen po? Sapagkat dito sa dakong ito, tumatalima tayo na makarating dito kahit na marami tayong ginagawa sapagkat nagagalak tayo pag natungtong tayo sa dambanang ito na hindi kayang palitan ng salapi ang kagalakan. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa amin pong mga alagad o sa aking sarili, tumatalima po ako sa kalooban ng Panginoon sapagkat iba yung galak na nararamdaman ko na hindi ko kayang ipaliwanag sa aking sarili, na iyon ay utang na loob ko at pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko mararamdaman ang tunay na pagtalima na may kagalakan sa puso. Amen po? Kaya po mga kapatid, sa tuwina na tumatalima ako, wala mang salaping involved, wala mang pagtanghal na involved, subalit yung kaligayahan ng pagtalima ko, hindi kayang bayaran ng mga bagay. Amen po? Na iyon ang nakakapagpasigla sa bawat araw na pagpunta ko dito, na pagtalima ko sa gampanin bilang isang alagad na makinig sa banal na mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, at na ipapamahagi mo din po ito sa ating kapwa, hindi man sa salapi, hindi man sa mga bagay. Subalit yung maibigay mo ang pag-ibig sa kapwa mo ay nakatalima ka sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Katulad po halimbawa ng sabi ng ating Panginoon lagi na, mahalin mo ang mahirap mahalin. Yung po ay napakahirap gawin kung wala kang pag-ibig. Wala yung pagtalima na udyok ng banal na Espiritu na nasa puso mo. Amen po. Sapagkat minsan gagawin lang natin yung tumalima na tayo na patawarin natin isang tao sapagkat may padrino yung isang tao upang patawarin natin. Pero sa puso natin, tumalima lang tayo dahil nahihiya, walang pag-ibig, walang kagala. Subalit, yung pagtalima na may kagalakan, wala mang nag-uudyok sa iyo na bilang tao, subalit nandun na sa puso mo yung pagtalima upang patawarin mo ang mahirap mahalin sapagkat ang Diyos mismo ang nagsisilid ng pag-ibig sa puso. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakapalad natin sa dakong ito kung ano man ang karamdaman natin o ano man ang mga pangyayari sa ating buhay kung bakit tayo nadako dito, purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat ito ang naging daan upang ang pagtalima natin sa bawat araw, saan man dako tayo tumatalima o sa kanino man natin ibinibigay ang mga bagay na ginagawa natin na may pag-ibig na ngayon. Amen po, na kagalakan sa puso natin kung may nagagawa tayong bagay. Halimbawa po, sa bilang pagkatao ko, nung wala pa ako sa dakong ito, bilang trabaho ko po, mag-drawing, ganyan, architect, tumatalima ako kasi may bayad ako eh. Amen po ba? May bayad ako, tumatalima ako. Subalit ngayon, minsan may nagpapagawa sa akin kahit walang bayad, subalit nagagalak ang puso ko kahit napapagod ang katawan ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po ang kagalakan o pagtalima na may pagmamahal na hindi kayang bayaran na dito lang natin matatagpuan sa dakong ito. Na ito ang nagpasimula upang maramdaman natin unti-unti at maisabuhay natin. Habang isinasabuhay natin ang pagtalima na may kagalakan, tayo rin po ang nasisihan na sa araw-araw nating pagdako sa dakong ito, sa ating mga kapatid, mabigyan mo lang siya ng isang magandang ngiti
yun ay pagtalima na, na may kagalakan sa puso natin. Amen po ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang pagtaliman totoo, may kagalakan sa puso. Na yun po, ang susunod ko pong tatawagin, upang maghandog din po ng awitin, ay si kapatid na Gloria. Hello, buhay ang Diyos. Napakaganda po ng mga isinyer nila. Kaya sa kanila pong ibinahagi, ito naman po yung kasagutan. Happy birthday po ko kay Vicky, kapatid na Victoria Gitap Kadawaki, si Vicky. Okay. Sa inyo po lahat, siyempre po doon sa mga araw-araw na binabati ko nanonood sa internet, kay Wesley, kay Tita Lenny Edraisa, Catherine Chicoli, kay Abby, anak ni Mother, kay Emily Miranda, anak ni Tita Emma, sa London, si anak ni Tita Seni, sa inyo pong lahat, kay Marcelo Cao, at sa mga hindi ko nabanggit, sa susunod na po. Ito po yung kasagutan dun sa lahat ng mga ibinahagi nila. Sana po pakinggan nyo yung mensahe ng awit na ito. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkain. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko masuwayin sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin nga lang mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pagmamahal mo, ha?
dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Yan po ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Bago po magpasalamat, mamaya pong alas 6, may misa po tayo sa dambanang ito. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo.